Ayan, timplahan muna natin itong pata. Ito ay 1.2 kilograms choice cut. Maglagay tayo ng paminta powder. Lalagay din ako dito ng pamintang buo. Laurel. Toyo. At maglalagay din tayo ng pineapple juice. Ayan, dalawang latang ating ilalagay dito para hindi na tayo maglalagay ng tubig. Ito na yung magiging tubig natin pag pinalambot natin yung ating pata. And then, haluin natin para ma-mix ang ating mga ingredients. While waiting, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking latest recipes. Ayan, ibabad natin yan for 1 hour or mas maganda kung maibababad natin ito overnight. Ayan, first, i-pan-fry muna natin itong ating pork pata. Drainin ko muna yung marinade. Pan-fry muna natin. Maglagay tayo ng cooking oil. Ayan, okay na ito. Hanguin na natin. Ayan, using the same pan, mag-isa na tayo. Lagay natin itong bawang. Itong mga itim-itim na to, ito yung magbibigay ng linamlam sa ating pata. At magiging maganda rin yung ating hamonado. Then, ilagay na rin natin itong sibuyas. Ibalik na natin dito yung ating pata. Next, ilagay na natin tong ating tinabing marinade. Yan. And then, maglagay tayo ng Norfolk cube. Yan.
natin. And then, isimmer natin ito for about an hour over low to medium heat. Balikan natin yan mamaya. Ayan, after 1 hour, ito na yung ating pork pata. Pag-reduce na yung sauce, tas malambot na rin yung ating pata. Pati yung balat, malambot na rin. Ayan, lagyan na natin ito ng asukal. Brown sugar. Ayan, malambot na malambot na. And then, ilagay na natin tong pineapple tidbits. Magtira tayo ng pang toppings natin. Tikman natin kung okay na yung lasa. Okay na. Ayan, luto na yung ating hamonado. Panguin na natin at ilipat na natin sa ating serving plate.